Hatid sa Good Day mga kataps. For today's video, ipapakita ko sa inyo ang caregiving routine ko kay Lolo everyday. Ito yung mga bagay-bagay na mga ginagawa ko kay Lolo, mga caregiving like pagpapalit ng diaper, basta lahat yung pag-aalaga na ginagawa natin kay Lolo. So nakapag-vlog na ako nung A Day in My Life, syempre kasama yung paglilinis dun, no. Etong routine na to naman, yung mga caregiving na binibigay ko para kay Lolo, like yung mga gamot, yung pagpapalit ng diaper, pagpapaligo sa kanya, yun. Ipapakita ko sa inyo yung ano-ano mga ba yung mga yun na ginagawa ko daily para kay Lolo. Sabi ko nga sa inyo, diba, isa akong 50% caregiver, 30% housekeeping. Kaya yan, ipapakita ko sa inyo mga kataps yung mga routine na to, at sana may makakuha kayong information or tips sa mga papakita kong video na to. Ito ay ah. Ek ay ah. Ngayon yan yun. Holto. Eto. Holto. Start ng araw namin ni Lolo. Yo. Pagkagising ko sa kanya matik yan. Stretching natin siya. Usually pa lang naman yan, tapos onting masahe sa likod, inuunat-unat natin para magising siya, tsaka yung dugo niya mag-flow na ng maayos. And both left and right. Ganyan lang naman yung pag-stretching. Tapos yan, unang paa, tapos bangon. Ganyan lagi. Kausap-kausapin, ganyan. As caregiver niya, responsibility ko na mapainom siya on time at tama yung may papainom natin sa kanya. Although si Lola naman nung nag-arrange niya ito, pero dapat tayo rin magpapainom nito sa kanya. Siya hindi na siya umiinom ng paisa-isa, kaya ito ginagamitan ko ng pandikdik. Yan, umaga, tanghali, gabi. Yan yung gamot niya. Lahat naman tayo dito caregiver, 'di ba? Alam niya naman 'yan. Lahat naman tayo caregiver dito. Talagang tayo yung nagbibigay ng gamot sa ating pasyente. Yun. Diba mga kataps? Yan. Feeding. Minsan kaya niyan kaso makalat tsaka matagal. Minsan nakakatulog siya. Kaya mas maganda kung ako nalang magpapakain sa kanya. Mabilis at malinis. Ano yan? Umaga, tanghali, gabi. Ako nagpapakain sa kanya. Siyempre, baiting time ni Lolo. Nun. Tayo rin siyempre nagpapaligo as caregiver kasi hindi naman niya nakaya. 93 years old na siya. Tayo nagpapaligo, tayo yung magpapalit ng damit niya, lahat. So, yun. So, privacy niya na yun. Hindi ko na ipapakita kung paano siya paligo, ano, for privacy na lang niya. Basta tayo din yung nagpapaligo sa kanya. Ianda ko lang yung mga gamit niya, tapos mamaya papaliguan ko. Tawel niya. Yun. Ito yung pamalit niya mamaya. Doon lang mga kataps, paliguan ko lang si Lolo. Bye! Ito mga kataps, ito yung mga isa pa sa mga routine. Everyday ko rin ito ginagawa at everyday ko rin tinatanggal. Ito, bandage. Kasi yan si Lolo, once na hindi mo lagyan ng bandage yan, magmamanas yan. Naging routine na yan kasi ito yung bakas ng ano nyo. Puputok yan pag nagmanas to, pumuputok yan sa sugat niya. Kaya dapat pa, hindi pwede siya magmanas. Dahil yun nga, pakatakan niya naman sugat niyan dahil ang tagal gumaling niyan. Katakot-takot na naman na cream ang ilalagay natin diyan pag nagsugat yan. Ewan ko ba't siya minamanas, siguro dahil hindi siya makaihi. Yun. Kaya ito tuturo ko sa inyo, pag yung mga alaga nyo is minamanas, ganito lang yung gagawin nyo, bandage. Actually, turo to sa akin ng nurse niya, ng doktor. Kailangan daw araw-araw daw ito ilagay. Nakaano rin ito, no, kasi araw-araw ko nilalagay ito eh. Every morning, tapos every evening tatanggalin ko. Eto, tuturo ko sa inyo kung paano. Tinatawag tong 8. 8 ang tawag dito. Bakit 8? Kasi ganyan. Una, ganyan. Ganyan. Dapat hindi ganun maigpit. Kasi mahirapan yung blood mag-flow. Tapos tatakang paganyan. Paganyan. Madali lang siya actually. Up, down kung tawagin ng nurse. 8. Up, down. Up, down. Up,
down. Ganyan daw para hindi mag, ano, mag-flow pa rin daw yung dugo niya. Hindi maipit yung dugo. So, ganyan. Then, same procedure sa kabila. Simula nung ginawa namin to, hindi na siya minamanas. Grabe kasi yung manas niyan dati. Lolo. Down. Yan ang tamang pagbabandage sa may manas o yung swelling. Araw-araw din yan mga kataps. Tapos ganoon din gagawin natin pag mamayang gabi tatanggalin natin. Kasi pag matutulog siya, kailangan nakatanggal. Tapos yung paa niya naka-elevate para bumaba pa rin ng ganun. So yun, tips na naman mga kataps. Ito, isa pa to. Pagtimpla ng kape. Siyempre, ano, caregiving pa rin to, no? Kasi ito, itong ensure. Ensure. Tapos kape. Araw-araw to, isa sa umaga, isa sa gabi. Yan, routine din yan. Daily routine din to as pagka-caregiving ko. Eto, ginagawa ko to, ina-assist ko si Lolo kasi hindi niya kaya uminom ng mag-isa dahil yung Parkinson niya nangingilig na ganyan, no? Natatapon. Kaya yun. Kaya, as caregiver, obligasyon din natin tulungan si Lolo dito. Yan. Eto. Painumin natin ng kape si Lolo. Araw-araw to. Umaga at hapon. Diba, hindi niya na kaya mag-isa uminom ng kape kaya tutulungan natin. Ano sa tingin niyo mga kataps? Alagain na ba si Lolo sa ginagawa ko sa kanya? Sikwap. Yad. Nanginginig yung kamay. Hindi pwede. Kaya ako na lang. Minsan naman kaya niya pag di umatake yung Parkinson niya. Kaya, pero para mas mabilis, tayo na lang nagpapainom. Guro sa inyo paano magpalit ng diaper ni Lolo. Since si Lolo inakatayo pa, able pa siya, ganito lang yung pagpapalit ng diaper niya. Isa lang lagi ang uubar natin para hindi na masyadong sagabal kay Lolo. Itong kaliwang paa. Kunyari, basa ito. May tae, may pupo. Yan. Pwede mo na itong sirahin ng paganyan. Yan, tanggal. Tapos, papalitan natin ng diaper. Ang pagpapalitan, hindi mo na ito kailangan tanggalin. Lalo kung pajama ito, mahirap. Ayon ni Lolo nang naiistorbo siya. Kaya ito uunahin natin. Yan. Ganyan. Tapos eto, papasok mo dito. Yan. Pasok mo dito, yung dalawa. Tsaka to. Since rubberized naman yan, madali lang. So, ganun lang. Ganun lang kadali. Diba? Hindi mo na ito hinupad. Lalo kung pajama to, ang hirap nito. Lalo pag winter, mahirap. Then yun. Yan. Diba? Kapagpalit na tayo ng diaper. Ganun lang magpalit ng diaper pag umaga. Meron pa tayo sa gabi. Natuturo ko rin sa inyo kung paano siya palitan. Sa gabi medyo mahirap kasi hindi tape yun. Tapos nakatayo. At ito pa ang susunod na caregiving routine ko. Magtulak ng wheelchair. Siyempre para sa health ni Lolo, mabilad sa araw, makalanghap ng sariwang hangin. Yan, sama to sa routine natin. Araw-araw to, di ba? Gaya naman sabi ko sa vlog ko. Araw-araw ko nilalabas si Lolo. Ewan ko na lang pagdating ng winter. Baka hindi na dahil malamig na masyado. Pero subukan pa rin natin. Yan, tulak-tulak. Ipasyal sa park. Diba? Ay, nako. Tapos, hindi lang yon, mag-e-exercise din kami. Dito kadalasan ginagawa ko minamassage ko si Lolo yung paa niya, yung stretching.
Tapos yung alam niyo naman na yung ano niya, no, yung routine exercise niya, 'di ba? Napanood niyo naman na 'yun. Kaya 'yun, ganun-ganun lang din yung gagawin namin pag ganito lagi ang ginagawa namin pag lumalabas kami. Tulak tapos exercise routine niya. Yan, ito, massage. Araw-araw din to, bandang hapon, ginagawa ako. Gustong-gusto ko rin to sa mga part as pag-caregiving ko kay Lolo. Kasi parang dito yung bonding namin. Yan, parang dito ko siya nalalambing. Ito naman yung task na pinaka-gustong-gusto ko as caregiver. Ang magtitigan kay Lolo. Full day to, lalo na pag wala si Lola. Ito yung ginagawa natin na dead time pag tulog siya. Syempre wala naman tayong gagawin, pero ang task ko doon is bantayan siya. Yun talaga yung pinaka-task mo doon, kasi possible na tumayo yan, maglakad mag-isa pumunta ng CR, kasi siya 'di ba nakakalakad pa. Kaya yun talaga yung number one task ko diyan pag tulog siya, bantayan siya. Kaya pag ganto, syempre dito tayo nakakagawa ng mga ano natin, vlogs, nag-edit tayo ng vlogs, ayan. Nakapag-laptop, nakapag-YouTube. Basta kung ano lang nagagawa natin habang tulog siya. Basta ang main ano lang natin dito is mabantayan siya kung ano yung gagawin niya, kung ano yung mga kailangan niya. Diba? Sarap! Ito naman yung last task ko kay Lolo. Magpalit, magkabit ng diaper. Tawag dito is kitulim. Ito di tape to, kaya medyo mahirap. Di kagaya nung kanina, garterize, ito di tape. Tapos, ikakabit mo siya na nakatayo si Lolo. Si Lolo naman di kanyang tutulungan, bahala ka. Paano mo siya ikakabit? Basta siya nakatayo lang. Minsan tumatakbo pa yan, tumatakas. Kaya, nung una ko dito, nahirapan talaga ako dito sa pagkabit niya. Minsan tinutulungan ako ni Lola nun. Pero ngayon, nasanay na ako ganyan lang. Yan, parang ididikit mo lang yung ano mo sa puwet niya. Yun, alam niyo na yun. Basta ididikit mo yan para maano siya. Kasi di ka naman talaga tutulungan ni Lolo para hawakan yung kabilang side ng diaper. Yan. Tapos saka mo iti-tape. Pag malikot si Lolo, mahirap ikabit yan. Since ngayon na kakausap naman natin, nakikinig naman sa atin, eh, babe na yan si Lolo. Madali na ikabit. Yan ang pinaka last task natin kay Lolo. At yun lang mga ka-taps for today's video. Sana may natutunan kayo. And don't forget to subscribe and hit the notification bells. Bye-bye!